Maraming salamat dahil lagi mo kaming ginagabayan. Ito na ang unang tanong namin sa iyo, Sir Toby. Kaya ito yung mga itong mamshi at papshi natin na bisita ngayon ay nagdodoble kayod para talaga mabuhay ang kanilang pamilya. Gaano ba kaimportante na handa tayo sa mga bagong responsibilidad, mga pangangailangan ng ating mga anak, hindi lang sa financial, physical, kundi sa mental. Mental? Well, sorry nga. Gaano ba? Kita, Mela, ayan! Yeah, importante syempre ang mental preparedness kasi hindi naman magiging madali yung mga hamon na kakaharapin mo. Lalo na ngayon that we are more in a very challenging environment, very important na magkaroon tayo ng tinatawag na reality check sa mga nangyayari sa ating buhay. Being realistic helps us to understand kung ano yung ating mga kailangan gawin, how we should do it, and to what direction we should go to. Minsan kasi pag hindi realistic ang ginagawa ng isang tao, hindi makakatulong sa kanya ito dahil maaaring magsasayang lang siya ng kanyang effort. So ang importante, number one, you have a reality check of your situation and then you try to review your personal resources. Let's say pera, oras, kakayahan, yung karunungan mo tungkol sa mga bagay-bagay. So, you need to know your skills, you need to know your talents, kung saan ka magaling, ano yung mga connection na meron ka. You need to help all of, you need to identify all of those things. And then from there, you start. Ang importante kasi is that we always need to move further, okay, para matulungan ang ating sarili. Kasi ang like ko sinasabi sa mga pasyente ko, change will not happen if you will not be a part. So, yung involvement mo ang pinaka-importante dyan. Ayan. So, ito na nga, Sir Toffee, may follow-up agad ako, Sir Toffee. So, nag-reality check na nga sila. Kailangan nila ng dalawang, pangalawang pagkakakitaan. So, ginawa na, nag-doble kayod na sila. Para hindi po tayo matalo sa mga pagsubok ng buhay, ano pa po ang dapat gawin? Aside sa pagdadoble kayod? Una, know your market, lalo na pag kunyari mag-i-engage ka ng panibagong negosyo or pagkakakitaan. Just to ensure that yung gagawin mo is something that's really well acceptable by your society, so to speak. So, kumbaga, dapat alam mo may bibili nung gagawin mo. Okay. Pangalawa, pag-aralan mo kung paano mo pepresyohan. Kasi hindi rin naman makakabuti na tipong nagawa ka, ang dami mong in-effort, tapos yung pala, yung kinita mo is not really helpful. So, kumbaga, parang nasayang yung pagod mo. Pangatlo, from a psychological standpoint, never take for granted yung mga small successes na meron ka. Kasi yun yung reinforcements mo para sa mga susunod na gagawin mo sa iyong project. Halimbawa, kung kunyari ang pagluluto ng palabok ang iyong project, kunyari first batch, medyo sablay. The important thing is, natutunan mo na, okay, yung naging mali doon, I have something to correct. And then you do the second batch. Kung makabenta ka first day ng 10 palabok, that's good. Kahit ganun ka konti, ang importante, sabi mo sa sarili mo, at least alam ko na meron kagad 10 bumili sa akin. So, ibig sabihin, viable tong produkto ko. Importante yan sa ngayon kasi frustration ang pinakadadali sa'yo pag kunyari ikaw ay nagkaroon ng failures sa iyong ginagawa. So, instead of looking at it as a failure, try to look and see, what was the success that this has brought me? Kahit konti yan, kahit maliit yan, you need to take it as a success. Mm-hmm. It will help you out. Ang galing! Oo, tama. Pero Sir Toffee, ito pa paano yung mga, syempre sobra na silang napagod sa dami ng ginagawa nila. Tapos ang sinasabi ng sarili nyo, bakit ako? Bakit ako na naman? Bakit ako na lang? Yung mga ganun, paano po bababaguhin yung ganun pananaw, lalo na sa sitwasyon ngayon? Okay, very typical lang magkaroon ng self-pity. Okay, lalo na if things are not going well. Kasi ang nangyayari dyan, when we become frustrated, it's either we persevere, we become aggressive, or we give up. Okay? So, syempre, ayaw natin na maging aggressive dahil lalo ka lang magkakaroon ng mas maraming problema niyan. At ayaw din naman nating mag-give up dahil lalo sayang ang effort mo. So, una, kapag pagod na pagod ka na, okay, instead of asking yourself bakit ikaw, you then tell yourself na kaya mo ng ganito kalayo, ano pa ang mas maliit na effort?
Alam mo, lagi akong may sinishare na screen sa akin mga pasyente, ano? Meron dalawang taong nag-didig ng diamond. Okay? Yung isa, sa sobrang dami na nang nadig niya, very frustrated na siya, pero yung susunod palang butas na kanyang ididig, nandun na yung hinahanap niya. And yet, tumigil siya. Yung isa naman, patuloy lang, kahit anong pagod na, tuloy-tuloy lang sa paghukay, at siya ang nakahanap ng diamond na kailangan. So, ang pinakapunto dito, don't stop, don't give up. Kasi once we do that, then that's the time na talagang sinabihan mo na wala nang mangyayari sa buhay mo. Hanggat buhay ka, hanggat nakakilos ka, hanggat may kakayahan ka, laban lang. And to be honest, minsan importante na meron ka laging pruweba kung sino nga ba ang pinagkakapaguran mo. Importante yung tipong pag binuksan mo yung wallet mo, nandun yung picture ng anak mo, picture ng asawa mo, or yung kung anong pangarap na gusto mong buuin. Ako, naalala ko, may pasyente ako na kunyari gusto niya magkaroon ng bahay. Sabi ko sa kanya, o ganito gawin mo, pumilas ka ng picture sa dyaryo ng dream house na gusto mo. At ilagay mo sa wallet mo yun. Para every time na papagod ka, you reorient yourself. You tell yourself, kaya ako ginagawa to kasi may purpose to. Hindi ako nagsasayang dito. Darating ang panahon, may patutunguhan itong ginagawa. Uy, ang sarap naman. Yes, parang vision board. Yun yung magagawa ka ng vision board, lahat ng gusto mo. Tapos pagising mo, maganda yun nga, makita mo agad eh. Yes. Ayan, purpose yun. At ito ay para sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Ang sarap ng pinag-uusapan natin, na enlightened tayo. Parang mas gusto pa nating mabuhay. True. And I think you're in the right... You're, tama.